magre-react lang po ako sa video, sa napanood kong video ka, sa nakita ko kay Kuya Redder, sa kanyang kay Sir Traffic Enforcer. Nung napanood ko ang video na ginawa ni Kuya Redder, na maluhod-luhod na siya kay Sir Traffic Enforcer, talagang mangiyak-ngiyak ako. Sana, talagang awang-awa ako kay Kuya Redder. Kabalik tara naman kay Kuya Enforcer, na talagang galit. Nakakagalit talaga. Kaya nga napareact ako eh. Sobrang nakakagalit ang ginawa sa ng Traffic Enforcer kay Kuya Redder. Sir, Traffic Enforcer, sana mapanood mo yung video na yan na ginawa ni Kuya Redder sa'yo. Na halos mamaluhod-luhod na. Maluhod-luhod na sa'yo, sir. Sa totoo lang. Di mo pa yung nare-realize yan, sir. Traffic Enforcer. Hindi yan luluhod sa'yo kung hindi yan nangangailangan. Sir, Traffic Enforcer. Sa tingin mo ba, maraming matutuwa sa iyo sa ginawa mo? Nakala mo walang nagbibidyo. Talaga naman. Ayun lang talaga ako napareak sa ganitong sitwasyon. Sa nangyari kay Kuya Redder? Siguro kang kilala ko yun si Kuya Redder. Siguro natulungan ko din. Alam ko may violation si Kuya Redder. Pero, sir, Traffic Enforcer, naisip mo ba kung bakit siya lumuhod? Pinansin mo ba kung anong ginagawa sa iyo ni Kuya Redder? Actually, maraming magnanakaw diyan. Bakit hindi niyo yan hulihin? Marami din mga siga-siga sa kalsada. Bakit hindi niyo yan hulihin? Yan si Kuya Redder. Nagtatrabahong marangal. Sobrang napakahambol. Yun ang hulihin mo dapat, yung mga mayayabang sa kalsada, mga motors, mga motorcycle, mga ibang ano, mga motorcycle na mayayabang sa kalsada na halos gusto nila, sarili, aari na nila, pag-aari na nila ang kalsada. Bakit hindi nyo yan hulihin? Ayan si Kuya Redder, it's look like talagang nangangailangan siya kasi hindi yan magluluhod sa'yo kung hindi yan nangangailangan. Sana pinansin mo siya. It's okay that. Bigyan mo ayaw tikitan. Merong yung tao, si Kuya Redder. Hindi yan luluhod sa'yo kung hindi yan talaga nangangailangan. Siguro may pera yan. Pero hindi sapat. Siguro hindi pa nga yan kumakain eh. Tapos ginawa mong ganyan, dapat inalam mo muna kung sitwasyon niya. Bakit siya nagtrabaho ng gano'n na may pwede ay magkakaroon siya ng violation? Sa halip, sana tinulungan mo na lang. Bakit mo ginawa ito? Bakit ka nagmaniyo? Dapat tinanong mo muna. Hindi ka, sa totoo lang. Kung ka nandito ka, or kilala man kita, totoo lang sasabihin ko sa'yo, hindi kakagalang-galang na sir, Traffic Enforcer sa kalsada. Hindi ka bagay tawagin, sir. Hindi ka pwedeng ba, karapat-dapat doon ka sa gera, dapat i-deploy din dyan sa kalsada na yan kasi sa totoo lang. Hindi mo deserve. Tayo mo pa yung mayaman eh. Buti pa yung ibang mayaman dyan. Marunong maawa din. Pero ikaw na, sa totoo lang, baka nangangailangan ka din. Pero mas nangangailangan din yung ginawan mo ng ganyan. Kasi hindi mo pa sigurang nagagawa sa iba. Pero sana hindi yan mangyara sa'yo, Sir Traffic Enforcer. Kisa ginawa mo na yan, lalo ka lang ibabao ng Panginoong Hesus sa ginawa mo dahil hindi ka marunong maawa sa kapwa mo.
Sir, traffic enforcer, sana mapanood mo yung video ng ginawa, nakuha na sa'yo. Akala mo siguro hindi walang nakakuha sa'yo ng video, no? Marami, hindi ako nagre-react sa ibang mga video, pero ito lang talagang nakapaantig sa akin at talagang napanood ko si Kuya Ryder sa ginawa niya. Talagang napaiyak ako. Sabi ko kung malapit lang si Kuya Ryder dito sa amin. Kilala ko lang, siguro na maabutan ko siya kahit magkano kasi talagang awang-awa ako. Ayan, sir, traffic enforcer, sana ma-realize mo din na mali ka. Kasi totoo lang, kung mali yan si Kuya Ryder, dapat binigyan mo ng second chance. Hindi yung basa-basa mo na lang titikita. Eh, pare-pareho lang din naman kayo nangangailangan eh. Nakakagalit, sir, sa ang ginawa mo. Hindi ka deserve na tawagin, sir. So, lang pag nakita kita sa katakasari, hindi kita gagalangin eh. Hindi kita tatawagin, sir, dahil hindi mo deserve. Dahil hindi naman lahat ng traffic enforcer ganyan sa iyo eh. Sana hindi yan mangyayari sa iyo. Yan lang sir. Sana mapanood mo yan. Kuya Reader sana, mapanood mo ang video na ito, magbibigay po ako, and gip kunting tulong sa iyo.